guys! Welcome back sa ating YouTube channel. So ako nga pala si Archery Pineda. Sa video ito ay papakita ko kung paano mag-assemble ng mga arrows. Una, kailangan natin ng shaft. Ayan. So kung ano yung gusto nyong shaft, marami tayo nyan. So ngayon, ang gagamitin natin ay yung carbon arrow. Pagkatapos ng shaft, kailangan natin ng point. So ayan yung point. Next natin ay yung knock pin. Yung knock pin, ayan. Sunod yung knock. At mga fletches. Ayan, ito yung fletch na gagamitin natin. Dalawang blue, isang pink. Kahit anong shoe glue na gusto nyong pandikit. Ayan. Shoe glue lang ginagamit ko or ordinary glue na nabibili sa mga tindahan dyan sa tabi-tabi. Mga 10 piso lang to. Tapos, glue stick. Ayan. 2 pesos lang to sa mga suking tindahan. Siyempre, yung ating long nose. Ayan. Napakahalaga nito. Ating fletching jig. Ayan. Napakatandaan na sa akin ito, guys. Almost 6 years na to. At yung ating apoy. Pwede kayong gumamit ng lighter o kahit ano, basta mayroong apoy. Ayan. So, simulan natin yung pag-assemble ng arrow. Siyempre, unang-una, kailangan natin buksan itong apoy natin. Lipat natin dito para madali. Kanan kasi tayo eh. So, kailangan buksan muna natin. Yung mga batang nanonood, mag-ingat! Humingi ng tulong sa mga nakakatanda kasi apoy ito, delikado. Ayan. So, hinaan lang natin. Uy, medyo malakas. Ayan. Yung long nose, kunin natin, saka yung point para hindi tayo mapasok. Then, tunawin lang natin itong glue stick. Yung halos tutulo lang siya. Yung pwede nating ipahid sa point. Pag malambot na o tumutulo na, pahid lang natin sa point. Babasahin lang natin yung point. Pag basa na, pwede na natin itapit itong glue stick. Kunin natin itong shaft. So, sa kabilang dulo, i-ready natin dahil iinitan natin yung point. Ito, kailangan tumutulo. Kasi para mas madali natin siyang maipasok dito sa shaft. So, pag tumutulo na, papasok lang natin yan dito sa ating isang side ng shaft. Uy, nalaglag. Yan ang sinasabi ko, mainit. So, basahin muna uli na at initin uli natin kasi lumamig na. Yun. So, tulak lang natin. So, patayin mo natin araw. Apoy. So, ito na yung magiging ano natin, guys. Yan. Ihintay lang natin lumamig. Para madali natin siyang malinis. Kasi hahawakan natin to eh. So, ayan. So, ipan natin. So, pag malamig na, guys. Yan. Pwede na natin to kamayin. Yan, kamayin. Huwag kayong mag-alala. Hindi mapapanis to kahit kamayin nyo. Siguraduhin nyo lang na malamig. Yan. So, pag malamig na, pupunasan mo lang ng kamay mo. Tapos, okay na. So, ayan na siya ngayon. Okay. So, pag natapos na natin yung point, isusunod natin yung knock pin. Sunod natin itong knock pin. Ayan. Ganun ulit, kukunin natin yung long nose. Guys, yung knock pin nga pala, dalawang side yan. Ayan. Yung nakikita nyong marumi o yung malaki, dyan ipapasok sa shaft. Yung maliit, dyan ilalagay yung knock. So, ito ilalagyan natin ng glue stick, yung mataba na yan. Yan. Hindi ko muna lalagyan ng knock kasi mainit eh. Baka maluso yung knock natin. So, ganun ulit. Bumuksan natin itong apoy. Mahina lang ha. Then, babasahin natin siya ng glue stick. Babasahin lang natin, guys. Yan. So, pagbasa na siya, kunin uli natin yung shaft. Sa kabilang side naman natin, ipapasok yung knock pin. So, pagpasok na, ganun ulit yan, guys. May makikita kayo sobrang glue stick. Yan, sobra yan. Papalamigin uli natin. Then, pupunasan natin ang kamay. Sigurado yung malamig. Sigurado mapapasok kayo eh. Siyempre, mainit eh. Okay? Then, pag malamig na, pupunasan lang natin ang daliri. So, pag napunasan nyo na, ganito na magiging itsura nyan. Yan. Ayan, paano ba? Yun, o. Oh. Okay? Pag nakikabit na natin yung knock pin, kakabit na natin itong knock. Asan ba? Ang camera. Yun. So, shoot lang natin yan. Yan, shoot lang. Yan. So, pag na-shoot na natin yan, okay na. Okay? So, meron na tayong point, knock pin, saka knock. So, pwede na natin itabi itong butane o yung apoy natin. Kunin natin itong fletching jig. Yan.
So, lalagay lang natin. Siguro ito yung nasa center kasi meron niyang tatlo pa letter Y. Yan. Tapos kuha tayo ng isang pink. Unahin natin yung single color. Kadalasan kasi sa Arrow, merong dalawang kulay, tapos merong isa. So, ito yung pinaka-basic. Unahin natin yung nag-iisa lang. Lalagay ko yan sa pinakadulo. Then, kukuha tayo ng ating blue. Papatakan lang natin ng kaunti. Hindi pa pala bukas yung glue natin. Siyempre, kailangan yung buksan yung glue para magamit. Paano magagamit kasi nakasara, di ba? So, ayan na, bukas na. Lalagyan natin. Patak lang guys, ha, patak. Hindi pa pwedeng tumutulo. Kailangan basa lang siya. Konting-konti lang. Yung makikita mo lang mamasa-masa. Sabi nga nila, less is more. So, pag meron na, yung fletch lang ang lalagyan nyo guys, ha? Yung fletch lang. Ipapatong lang natin dito sa fletching jig. So, ayan. Papatong ko lang. Tapos, ididikit ko siya sa arrow. Ayan. So, hintayin lang natin matuyo. Ayan. So, gagawin din natin yon sa susunod na dalawang fletch. So, ilalapit ko yung camera para mas lalo nyong makita. Ayan. Kukunin natin guys yung fletch. Lalagay natin sa dulo nung clip. Ayan. Tapos, lalagyan natin siya ng glue. Babasahin lang natin guys, ha? Babasahin lang natin. Then, magbasa na. Iikutin natin to ng one click. Tapos, ikaklamp na natin siya. May magnet yan. Ayan. Then, hintayin ulit natin siyang matuyo. Ayan. Pag natuyo yan, uulitin natin yan dun sa pangatlong fletch. So, palagay ko tuyo na yan. Iikutin natin ulit. Kukunin natin yung fletch. Ikiklip natin yan sa clamp. Babasain ng shoe glue or glue. Kung ano man yung gusto nyong pandikit. Pero ako, okay na sa akin to. Mumurahin lang. Doon lang tayo sa budget mill. Then, didikit natin siya sa arrow. Gamit ang ating fletching jig. So, siguraduhin nakadlapat. Then, hintayin natin siyang matuyo. Pag natuyo, tatanggalin natin. Gawa na yung ating arrow. Yan. So, ito na yung ating arrow. So, meron tayong knock pin, meron tayong fletch, at meron tayong point. Yan. So, ganyan lang kadali guys mag-assemble ng isang arrow. Yan. So, kung may iba kayong tanong tungkol sa pag-assemble ng arrow or meron kayong tanong tungkol sa archery, i-comment lang sa comment section at susubukan natin sagutin yan sa abot ng aking makakaya. Kung may natutunan at nagustuhan niyo yung video, huwag kalimutan mag-subscribe. Yan ay malaking tulong para mapalaki natin ang ating YouTube channel. So, hanggang sa susunod na video, ako nga pala ulit si Archery Pineda. Maraming salamat. Bye-bye!